Yan guys, yan na po yung ating niluto. Sarap. Ang pansit bato ng Bicol. May twist po yan, bunti. Yan, di ba? Yummy. Hello guys, Arpinoy po. Nagbabalik. Ngayong araw po tayo po ay magluluto ng pansit. Pansit bato po from Bicol. Ito po yun. Pansit bato. Yan, yan po lulutuin natin ngayon guys. Ayan, ito po yung ating mga sahog. Alright. Ang pansahog po natin, ito. Atay po yan. Atay ng manok. Ayan po. Tapos, ito po gulay natin. Repolyo. And then, meron po din tayong carrot. Tapos, yung beans. And then, yung sibuyas at bawang. And then, mayroon po tayong isang cubes. Ayan. Tapos, ito po yung paminta. And then, yung toyo. Yan, lulutuin po natin tong pansit na to. Ito po ay pansit bato ng Bicol. Ito po ay sariling version ko lang po ito. Okay, tara guys, lutuin na po natin. And guys, umpisa na natin. Painitin muna natin yung kawali. Yan, pag mainit na po siya, lagay natin ang mantika. Ayan po, mainit na siya. Lagay na po natin ito, mantika. Yan. Hintayin po natin uminit ulit yung mantika. Saka natin ilagay yung sunod na step. Guys, lagay na natin ang bawang. Hintayin lang natin ito mag-brown konti para makamoy natin yung amoy talaga ng bawang, yung aroma niya lumabas. Ayan. Okay, in the next, lagay naman natin yung sibuyas. Okay. Mga ilang 1 minute lang natin yan. Anuhin. Igisa. Para lumabas talaga. Ganun lang yung kasimple guys. Yan, nag-golden brown na po yung bawang. Yung sibuyas din, naluluto na rin siya. Next po, lagay na natin din yung ito. Lagyan na natin yung ito. Gisa na natin ito. Yung atay at ito. Lutuin po natin yan para mawala yung lansa niya. Ayan. Okay na. Malapit na maluto itong ating sahog. Kailangan po lutong-luto yung sahog para hindi napapanis agad yung pansit. Mas maganda kasi pag nalutong masyado. Alright. Okay, next, lagay na natin yung ano, yung carrot. Lagyan din natin siya. Ayan. Habang ginigisa yan. Then lagay na rin natin yung lagay na rin natin guys yung cubes. Yan. Then, lagay na natin guys yung toyo. Yan. Yan.
Okay. Yung paminta. Yun. Tapos, lagyan natin yan ng tubig. Yan, lagyan na natin ng tubig, guys. Yan, hintayin natin itong kumulo. Dagdagan pa natin, guys, ng tubig. Take note, guys, pansit bato po ito. Makitubig po ito. Yan, guys, hintayin natin yung kumulo. Sabay pag kumulo na, lalagay natin yung pansit bato. Alright, ayan, guys, kumukulo na yung ating sabaw. Yan. Kumukulo na siya, guys. Lagay na natin yung pansit. Yan. Lagay na natin yung pansit. Ayan, ina-absorb niya kaagad, guys, yung sabaw natin. Ito po kasi yung ano ng pansit bato. Maki-ano po siya, maki-sabaw. Pero yung pansit talaga niya, hindi po siya yung parang namamaga. Masarap po yung pansit na ganito. Trademark po ito ng Bicol. Hintayin ulit natin, guys, kumulo. And guys, ito muna yung pagkakaabalahan natin habang wala pang trabaho. Habang wala pang construction. Kasi sa construction po tayo nagtrabaho. Eh, wala pa po. Kaya, ito muna. Pagluluto-luto muna yung i-vlog natin. Kung ano lang yung mga alam nating lutuin. Yun. I-share natin. Mga 3 to 4 minutes na lang ito, guys. Maluluto na to. Ayan pong pansit kasi na yan. Mapadami man yung sabaw mo, hindi siya yung parang namamaga. Walang problema dyan. Kaya nga tinawag yan na pansit bato. Hindi basta-basta. Yan ang Bicolano. Okay, lagay na natin, guys, yung beans. Yung beans, lagay na natin. Ayan. Ayan. Then, sunod na rin natin yung repolyo. Ayan. Diba? Ayan na, guys. Napit na. Ilang minuto na lang na pakulo ulit para maluto lang itong gulay. Hintayin natin kumulo.
Guys, naubos na, ubos na yung sabaw. Yan, ready na po ito guys. Yung ating pansit. Ready to serve na po yan. Ah, yan oh. Yan guys, yan po yung ating finished product. Yan, di ba? Oh, sarap, di ba?